sitwasyon. Siyempre, birthday ng aming kaibigan, dahilan din kung bakit kami mag-outing para na rin i-celebrate ang kanyang kaarawan. Kaya habang inahantay namin yung sasakyan namin, kumain muna kami. At pagkatapos namin kumain, pagbalik namin, nandun na rin yung sasakyan. At dahil sa'yo na antok na ako, hindi ko na rin napigilang matulog hanggang sa makarating na kami doon sa beach. At sa wakas, nandito na rin kami. Kaya pagkababa namin, agad na kaming kumain at chinek yung matutuluyan namin. Ngayon guys, kakatapos lang namin kumain. Grabe, solid. Ganda dito guys. Try natin dito mga tol. Pwede pala dito mag-stay oh. Ayang, ganda sana magtayo dito ng tent oh. Tapos dito lang yung bungad nyo. Hey! Solid! Grabe. Kaso inabutan na tayo ng dilim. Kaya medyo madilim-dilim na oh. Kaya gala-gala muna tayo dito. Ngayon guys oh. May mga tents lang dala. Kaya nga lang kasi hindi tayo nakapagdala ng tent. Ganda. Yun nga mga buddy, high tide daw yung tubig. Kaya parang medyo maiksi yung distance ng dinadaanan ng mga tao. Ayun guys, may mga nagpapalipad pa rin ng saranggola. No. Oh, ayan no. Oh. Ano, gusto mo na tayo dyan? Oh naman, good try. Uy, sino yan? Sino yan? Sino yan? Ano ba yung ano? Ayun ba yung sinasabi mo sa amin? Hindi, patingin. Wala. Patingin, patingin. Ano ba yung salita ng Batanggenyo? Ala eh. Sa may uling doon. Bangag na bangag kayo dito mamaya. Paano to? Maya maya na siguro kami magbo-bonfire. So mag-inuman muna kami. Let's go! So yung mga buddy, ito na yung bonfire namin. Ayan. Inasikaso na kami ni Kuya. Ayan. Salamat kay Kuya. Ganda yan. Sarap! At dahil sa napasarap na rin ako magpainit sa apoy, ipapakita ko na muna sa inyo yung setup namin. Abandonado? Pwede ba mag-tour dyan, kuya? Araw lang. Hindi. Maganda sana gabi, kuya, para nakakatakot talaga eh. Oo, kasi wala kasi talagang ilaw. Grabe guys. May bahay daw dito na abandonado. Pwede rin daw mag-tour. Kaso nga lang, maaraw nga lang pwede mag-tour. Hindi pwede gabi kasi medyo delikado. Baka daw may pako, ganun. Ewan ko kung nakikita nyo guys, pero hindi nyo na rin makikita kasi sobrang dilim eh. Kung apoy na lang kasi yung nagpapaliwanag eh. Payag ka. 1K. Diyan ka matutulog isang araw. Kung iniwan nga ako, pumayag ako eh. Oh! So yung guys, ito yung haunted house na sinasabi ni Kuya na 20 years. 20 years ago na ano, natanda. Ano, ikutin ba natin to? Na may ulo. Takot. Di ikutin lang naman natin eh. Tara. Ikutin lang natin. Sana makita nyo guys, ayan. Ayan yung itsura niya guys, grabe sobrang laki. Flashlight mo. Ito yung ito talaga yung grabe sobrang laki talaga ng bahay na to. Na hindi na talaga abandonado na talaga. May bumababa ako. Habang nagtatakutan kami, napagdesisyonan namin na pasukin na talaga ang bahay. Sa totoo lang, pinayuhan na talaga kami ni Kuya
na bawal pasukin ang bahay sa 10 oras ng gabi. Pero dahil hindi namin napigilan yung kukulitan namin, kasi ito din talaga yung mga trip namin, yung mga nakakatakot. Kaya nag-decide kami na pasukin na ito. At hindi na rin sumama yung iba, at dalawa na lang kami pinasok yung bahay. So yun guys, papasukin na namin itong abandon na mansion dito sa Batangas. Itang, ito CR to eh. Oh, CR. Pare, hanggang second floor lang. At nagulat kami na may tunnel pala yung mansion. Parang ano, hidden. Kumbaga ano. Diba? Pero pare, huwag kang bababa. Kasi parang hidden. Tapos meron pang ano doon. May butas pa doon pare. Ayan o. Tara. Parang ayun na rin ito. Sa totoo lang mga buddy, unang pasok namin ng bahay, ang dami talaga namin naririnig na kung ano-ano. Pero hindi lang namin ito pinapansin dahil gusto nga namin maakyat yung bahay. So ito, papasokin na namin itong second floor. Grabe, napakaloob nito. Tignan mo ba yung safe? Grabe. So guys, ito yung second floor dito. So ang daming kwarto dito. Actually, ang dami talagang kwarto ng bahay na ito, kaya hindi na namin ito pinasok. Dahil sa iniisip rin namin yung kaligtasan namin. Marami nang nakatambay dito kasi kung nakikita, ang dami ng vandalism dito sa mga pader-pader. So tara, kiyatin natin. Sabi. Tabi-tabi po, sadya po namin na hindi po manggulo. Gusto lang namin po makita yung talagang kung sino man po naninirahan, kung meron man po. Sabi. Sobrang ganda nito. Ayan. Ito po yung bungad. Dito. Ayan. Feel ko pag maaraw, parang tambayan na rin talaga dito. Ayun sila sa baba. Grabe Ben, napakaluwag. Mga vandalism pa dito guys. Pasensya na kung medyo mano yung boses ko kasi medyo nakainom na rin ako. Pero hindi rin natin pwedeng takasin yung boses natin kasi gabi na. Baka makaano pa tayo. Alright. Okay, ha? Okay, so ito yung third floor. Third floor, may third floor pa. Kasi sa nakita natin doon, sobrang loob talaga. Diba? So may pinto pa doon, kumbaga. Ito muna natin. Ayun. Ano pa talaga dito, meron pa. Puntan pa natin. Tara. No. Guys. Dandan na guys, sa baba ka tumingin na kasi baka may akas. Alright. May dubig pa dito guys. Liwin na natin. Ay oo, may transfer pa. Ha? Punta natin? Alright, pupuntahan na natin yung third floor dito. Grabe. Ito yung third floor guys. Ito yung pinakabubong niya, grabe. Parang pangkaluma na talaga. Sobrang luwag guys. Ito mga buddy, sobrang luwag niya dito, grabe. Sobrang ganda. Hindi nyo talaga makikita dito guys kasi madilim talaga. Third floor! At di namin lubos sa kalain na mangyayari to. Grabe. Sobrang dilim. Sino yun? Grabe. Sobrang dilim.
At kung papakinggan nyo na mabuti, ramdam ko na may kakaiba talaga. At doon na nga namin narinig yung boses ng bata. Uulitin ko guys. Kaya dito pa lang sa part na to, kinabahan na ako. Dahil nakakapagtaka dahil wala naman kaming batang kasama sa baba. Dahil napakalayo ng aming pwesto sa cottage. At nung bahay na inakyatan namin, alas dos na rin ng madaling araw. Sobrang dilim. Grabe. Sobrang dilim. Sobrang dilim. Sino yun? Actually guys, bawal talaga. Kasi as in mga bati, sobrang dilim talaga ng lugar, lalo na yung paligid. Kaya nilibang ko na lang yung sarili ko na kausapin yung camera dahil ramdam ko na may kakaiba na talaga. Kaya nag-decide kami na bumaba na. At sa pagbaba namin, ito na nga yung nangyari. Sinigurado namin kung may bata nga ba sa baba. At doon na nga namin nalaman na wala. At doon rin sa mga katabi naming cottage sa pinagtanungan namin. Kaya doon pa lang duda na kami. Kaya nag-decide kami na hayaan na lang at kalimutan. At nagdasal na rin kami. So ngayon naman mga buddy, mag-island hopping naman kami ngayon. Inaantay na lang namin yung bangka. So ito nga rin pala mga buddy, gawa na nangyari din kagabi na inakyat namin tong abandonado na bahay. Pakita ko sa inyo. Gawa nga na madilim kagabi, hindi nyo rin nakita kung ano itsura ng bahay na to eh. Ayan siya guys oh. Ayan siya mga buddy. Ayan. Eto siya. Ayan. Ito ang itsura niya. Ayan ang itsura niya mga buddy. Okay. Ayan. Diba? Ayan ang itsura niya. Parang ano, parang bahay na hindi na talaga tinapos. Yun, parang ganun. So ayun, nandito na yung bangka. Yeah! Ngayon lang ulit nangyari to. Grabe. Isang taon din bago mangyari ulit to. Kaya susulitin na natin yung araw na to kung ano man yung ikaisasaya natin ngayon. So yun mga buddy, kakabihis ko lang, kakatapos lang namin magbanlaw. So yun, sobrang solid talaga kasi ngayon lang ulit namin naranasan yung ganong experience. Kasi grabe bugbog yung katawan namin kasi halos din na kami makagalaw sa sakit ng katawan namin. Dahil nga dun sa ginawa namin dun. Kasi hindi namin inisip yung pagod eh. Kumbaga in-enjoy na lang namin. Pero ganun talaga, dadaan ka muna sa point ng buhay, puro sakit at hirap bago ka mapunta sa pwesto na gusto mong marating. Kasi syempre darating yung time na magkukwento ka. Kung kwento nyo yun,
yung kapupulutan nila ng aral sa'yo. I mean, ayun kasi yung magpapalakas sa'yo to be a better person. Isang kailangan mo talaga pagdaanan yun para mas ma-appreciate mo yung saya, yung magandang buhay sa uli. Kaya kung ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon, tandaan mo na parte yan ng proseso mo. Pampaganda yan ng istorya. At syempre, walang sayang na moment sa buhay as long na may natututunan ka. Tandaan mo yan.